Yun. Wait lang guys. Saglit lang. Tagana kog lain number man. Kay sila niya walay tawo. Hello. Malaman magkano pag na-process mo na sis. At aliligin sales sa lupo. SMNB, hello po. Salamat, Mai. Salamat din po. Nag-message na po si Beshe Melinda, madam. Ayan. Ito ko sa inyo yung ating ulam. Nasa paligid lang ng bahay. Talagang ikay ay yabag. Nabaliktad. Ayan. Hindi ako bumili ng ulam. Kasi, sabi ko mag-harvest kami ng gulay. Kaya tignan nyo naman. Ayan o. Oh. Ilapit ko. Oh, ang haba na. Diba, mahaba na. Paano ba itong ano ko? Ayan. Ito lang kay yung aking stand. Delikado pa naman to kay ma, ano to. Wait lang, ha? Okay, puday. Sorry. I'm sorry, my love. Fresh kayo imong gulay, my Ate Charlene. Fresh kayo. Ayan, o. Oh. Ayan, papakita ko sa inyo ng malapitan. Na-charge pa kasi ako ng isang cellphone. Kaya ito munang magalaw yung gagamitin ko. Ayan, o. Oh. Mahaba na. Ito. Ay, kumakain niya ng gulay. Tsaka tignan niyo naman. Tapos yung pechay, i-harvest ko na rin yan kasi yun yung ulamin natin ngayon. Mag-gisa lang ako nito. Yung ang tabaong. Yan, sili. Namunga na rin yung sili ko doon. May tinatanim ako ngayon. Yan. Tignan natin yung ating sili espada. Fresh ang mga gulay. Ito parang nasira yung ano niya. Tawag dito, nuod siguro to, ano ba yung meron dito, bakit ganito yung kanyang kulubot, yung kanyang dahon. Nandito ako sa bukid, Ate Irma, Ate Alviri Comes, Balili, Ate Leslie, miss you, Ate Leslie Goodies, kumusta naman ka, Ate Leslie, busy? Hala, oh. Hay, malis ka dyan. Ayan, oh. Ayan yung ating, pwede na natin itong i-harvest. Mamunga, masipag to sila mamunga, tong mga sili na to. Tsaka tignan nyo, oh, may mga langgam. Ewan ko kung ano yung ano nila dyan, ano yung rules nila dyan, bakit sila nandyan. Pinoprotektahan nila yung sili or yung bulaklak para hindi kukunin o hindi dapuan ng kung ano-ano. Or sila mismo yung kumakain ng dahon, kaya nagkabutas-butas. Ay, Ate Leslie, hi, Mai, I miss you too. Kalami, Ana, Mai. Yes, Ate SMNB, lami i-partner sa buwad. Yun o kahit pa paano, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kasili espada. This, hindi na't ako bibili, diba? Tapos, eto yung, ayan yung mga dahunan na transfer ko. Alam nyo ba guys, pag bibili kayo nito sa palengke, mabilis lang to palakihin. Pwede kayong maglagay ng, kung gusto nyo na, magtanim nito, mabilis lang tumabuhay, di ba, bibili kayo sa palengke, may ugat pa yan. Yung ito, putulin nyo to, tapos itanim nyo, mabubuhay yan kaagad. Iano mo nyo muna sa tubig, babad nyo muna kahit ng ilang oras sa tubig, yung ugat niya, tapos itanim nyo mga hapon. Huwag kayo magtanim ng umaga, hapon, maganda magtanim. Yan, oh. Tapos, pag gusto kong kumuha nito, maggupit lang ako. Tapos tutubo yan, tutubo na naman. Ayun, tignan nyo, may tubo na naman. Ayan.
At least hindi na ako bibili. Sangig, ito naman yung sangig. Yan, malaglag yan, tas tutubo lang yan. Galing yan dun sa biyenan ko. Yung tubo yan. Tapos ito naman yung nangyari dito sa ano ko. Sa aking talong, dikit-dikit. Tinanggalan ko ng dahon. Tinanggal ko yung dahon nito. Yung mga unang dahon niya, tinanggal ko. Ayan, pag namunga yan, di ba ulam? May talong na ako dito. Ito, maliliit pa, oh. Hindi naman ito kasama. Ayan. Maliit pa. Opo, laging busy. Ingat lagi, May. Salamat kayo din po. Ingat. Taga-bye-bye late ako, May. Pero di ako Manila. Kami ate, taga-Tacloban. Pero di ako sa Cebu. Dito ko nahanap ang aking forever young. Forever young. I wanna be forever young. Cheres! O, sige na guys. Kaya hapon na. Abutan ako ng ulan. Wait muna ha. Diyan muna kayo. Ate Arma, maupay pa dida. Waray problema at pagkaon di ha Manila. Tanan, pinapalit. Amo talaga ito, te. Kay Adiman kami ha bukid. Nandito kami sa Uma. Sa 31, Ate Maribel. Ate Traylin Rodriguez, Carcedo, fresh kayo. Imong gulay may fresh kayo. At alilo ko yung sala sa lupo. Ate Maribel, hello po, Ate Maribel Salvador Ricardo. Mag-ano muna ako ha? Kay si husband ko, nagluto ng kanin. Ako naman, eto mag-harvest. Nag-harvest ng gulay. Baka mag- Uy, madisgrasya ako nito, simba ko lang. Matusok yung aking beauty. Alam nyo to, kapag palagi nyong hina-harvest, manalalinsing pa yan. Mas lalo yung lalago. Ah, lalago, tiyares. Kay kunti lang to eh. Nag-umpisa lang to sa isang ganun eh. Tapos habang maliit pa siya, palagi kong hinaharvestan, kinukuhaan ko ng tops niya hanggang sa nagsalingsing na siya. Tignan nyo oh. Umaba na siya. Mabilis lang din to mabuhay. Yan oh, mahaba oh. Mas mahaba pa to sa pasensya ko. Okay. Lang. Kaya hindi ako nababahala pag hindi ako nakakabili ng ulam kasi alam ko na meron akong pwedeng maiulam dito sa bukid. Nasa paligid lang ang ulam ko dito sa bukid, mga guys. Yan. Lagyan ng malunggay. Matusok jud ko ani niya di. Lang. Ito para dito kumapit yung ayan, kaso hindi sila kumakapit kay gusto nila kung saan-saan napunta. Hayaan. Hayaan na lang 'yan. Ang importante, nagbibigay siya ng maraming ano, maraming tops, maraming dahon. Yan. Ito o. Ito alugbati din to guys. Pero ibang variety siya ng alugbati. Alugbati din to. Ito alugbati din. Pero ang laki ng ano niya. Ang laki ng mga dahon niya kumpara dito. Ang taba niya o. Tinanggalan ko na siya para mas lalo siyang sumalingsing or dumami. Doon patay sa kabila. Libre na ulam. Ay, nawala ang wifi ko. Diba? Ang alugbati. Ayan, pa.
Una natin patawarin to. See? Magkano kilo ng alugbati ngayon? 100. Diyan na. Hoy. Yan o. Meron pa yan dun sa taas. Kaso yun dun sa taas, payat yun. Diba? Maliit lang yan, pero madami tayong na-harvest. Yung pechay. Ano, papatawarin ba natin yung pechay? Ano yung pechay? Kaya Morgana na yan. Tapos hapon, mapapausok ka para yung mga lamok. Kaya namin naman dito yung dengue. Tapos meron kang tsaa. Uy! May ano na, may lumipad na. Ay, ang aking bell. Meron lang nag-ano na una sa akin. Tigas. Sino kasama mo, Deha? Ako na lang at saka yung husband ko, Ate Kay. Nagsiuwian na yung mga ano namin, mga bisita namin, nag-check-in dito. Umuwi na sila. Akala ko hindi pa sila uuwi, Kay. Mangamoy na sila, mangamoy tao na sila. Uwi na. Walang ligo yun. Lami isubakan, isda, pinrito. Hindi ako nabili ng isda, Ate. Iniisip ko kanina, bibili ba ako ng isda? Kaya ulam, sabi ko. Huwag na lang kasi kami lang naman ni Titing nandito. Okay lang naman si Titing. Wala namang arte yan sa ulam. Ako lang arte sa ulam. Ah, hi, buhay. Hindi naman. Ah, hi. Brown out bukas, Ate May. Brown out. Dito? Or dyan sa inyo? Kasi dito, pag mag-brown out sa amin, kailangan ng battery yung incubator ko. Kay maano yun? Mabugok yung mga itlog ko pag hindi yun naanuhan ng battery. Halimbawa, nag-brown out. Kailangan may, ano siya, substitute. Ito na, yung aking manok na. Ano na, nag-aaway na. Gusto niyo ba mapunta sa kawali? Akala ko may itlog pa. Nag-itlog, kinain na pala nila yung itlog kanina. Naunahan ako mag-harvest. Hello, magandang gabi sa inyo ni Titing. Day, good news. Dili madayon ako gichat ni mo gahapon kay gipapahawa naman mga pulis na anay court order from Davao. Dili madayon. Mas maayo ati. Ati Layden. Di ko magtanaw sa kuan. Magtanaw ko sa sweet notes ngayong September 12. Meron akong invitation from Ati C. Thank you so much. So, inoferan ko si Mama Cirela, kasi idol niya yung Sweet Notes. Sabi ni Mama, ayaw daw niya kasi gabi na, tsaka malayo. Nasa ano yung nasa sa ang lugar ba yun? Ay? Sa Bao lang. Kumbaga doon kay Ban, malapit kay Lajing Astor. Opo. So, ayaw ni mother-in-law ko. Si Mama yung isasama ko. So, mag-date kami ni Mother doon. Kay ayaw naman din ni husband. Kaya alam niya naman kay Titing na hindi mahilig sa mga socialize or hindi mahilig makikipagala or pupunta dun sa mga ano, sa mga concert, live band, hindi siya mahilig sa ganun. Ahak mo, day, imo ba ite? Yes, Ate Layden! Gireserve ko, gitagaan ko reservation ni Ate C, 2 chair for me and my mother. Kaya ayun naman sa mama ni mother, ni mama kay. Yun nga, malayo, tsaka gabi na. Siyempre, gabi na yun eh. Dito sa amin, sa IT Park, mag-burn out. Ay, akala ko, di ba kasama yung Katmon, Ate Jaysa? Sana hindi kasama yung Katmon, kay Agoy. Hindi pa ako nakapag-ready ng battery para sa incubator ko. Hello, Bim! Saldiheno! Hello, may miss ko probinsya namin pag nakikita kita dyan sa bukid. I-enjoy natin yung view sa bukid, kay. Siyempre, hindi palagi nandito tayo sa bukid. Minsan, nandun tayo sa bayan. Sana soon, yung view naman natin, snow. Snow White. Wait lang, kaya ano ko muna to. Baliktad ko muna. Nagbili ako ng ano, Ate Liza, Ate Jaysa, Ate Layden. Yes, fresh kaayo. Yayam Gil, Ate Evelyn Nadera, lami subakan isda prinito. Alugbati, masarap din yan sa sinabawang isda. Oh my, yes, masarap din to, guys. Ay, nakalimutan ko, mag-harvest din tayo ng dahonan, sibuyas. Yes, Morgana! Dili na may balhins, Morgana lang. Bihira na lang siya bihira na lang. Di katulad nung bago pa siya dito na halos kada minuto mag-moo siya. Pero ngayon, bihira na lang. Pag nag-moo siya, ibig sabihin, magpapalipat siya, inom siya ng tubig, wala siyang pagkain, mga ganun. VIP mo, Day? Dili siguro, Ate Layden. Basta na ambot lang po kay sila, si Ate, si ang nag, ko, nag, ano sa amo, nag,
nag-invite sa ako, ah, good for 2 person. Tapos, syempre, bago ako nag-offer kay mama, inano ko muna yung husband ko. Sabi ko lang, manood tayo, ganito, ganyan, sweet notes. Oo. Tapos, sabi niya, ayaw niya. So, sabi ko, ako na lang. Tapos, sinabihan ko din si mama, si Rila, nung pumunta kami doon, kay mama. Tapos, sabi ni mama, ayaw niya, kay malayo daw. Tapos, gabi na. Tapos, ayun, sabi ko, si mama na lang isasama ko yung mother ko. So, kami ni mama, imbis na si Kayla, mama na lang para maka, ano si mama ng mga concert. Kay, for sure, hindi pa yan si mama nakatry manood ng mga ganun. Fresh from the farm, gulay. Kay mabuhi ka dyan sa bukid, daghan mo gulay fresh. Kay magsiga ang mga tuyong dahon, pausok, taboy, lamok. Yes, ate, yung mga ganun, oh. Pausok. Tapos, makita nyo yung, ano, yung bahay na umuusok na, yung mga ganyan. Makikita nyo, pag, lalo na pag nasa malayo kayo, tapos makikita nyo, umuusok na yung ano nila, bahay nila, nagsasain na sila. Pero yung malaking usok, iba na yun guys, nasusunog na yung bahay. Ay, nako, ayan o. Oh. Yan, marami tayong na-harvest ngayon. Wala lang tayong kiluhan. Pagkakalam ko, 100. Ate Lady, 100 kilo sa inyo. Mga siguro, mga... hindi ko alam kung mga kalahati na ba to. Basta madami na to guys. Alam nyo, bibili kayo nito mahal. Ilang peraso? 20. At least ito yun na natin bibili. Fresh na fresh. Walang halong chemical. Natural resources. Nice day kung VIP mo. Picture kayo na nila. Pupunta natin makapicture. Sana makapicture ko nila. Idol lang nila. Ati si, kana si, kana sila, ano, kana sweet notes. Tapos bukas, hindi ko lang sabihin, basta bukas meron kaming event. Kasama ko yung nag-ano sa amin, nag-treat sa amin para mapanood yung sweet notes. Meron silang outreach program dito sa bukid. Hindi ko lang sabihin kung ano oras, saan sa bukid, basta secret lang muna. Oh, kasi, syempre, for the safety of everybody. Yeah. So, yeah, busy tayo bukas. So, siguro makakapag-live ako morning kasi ano pa naman, morning, then bababa siguro ako ng bayan bukas. Kasi bababa din naman kami pagkahapon ni husband. Makahapon na lang kami bumaba. Kaya may kanya-kanya kaming lakad ni husband. Nag-asikaso kami kasi kakasal kami. So, from, joke lang. May tanim kami dyan, May. May tanim kami dyan, May. Ano, alugbati po ba, Ate Alice Pepeña? Ate Lindy Rosa, hi, May. Wala kabot 100 pesos, diri, alugbati doy. Diri, murag 100. 100 pesos, yung isang kilo. Kaya hindi ako bumibili ng alugbati, oy. Kangkong, bumibili ako nung una. Nung, nandiyan pa si Kuya, kay, syempre, favorite ni Kuya, yung kangkong. Lalo na yung upland na kangkong. Yun yung paborito niyang kangkong. Minsan napunta kami ng Danao, mabili kami doon ng kangkong pag nakakita kami ng fresh na kangkong, fresh na harvest. Yes, May. Mas maganda yan. At ilan sa pagkanya yung ano din, yung dahunan, yung sili. Ah, sili, oy. Yung green. Ba yun? Pares doon sa akin yung sili, sibuyas dahunan. Mabilis lang yun tumubo. Hello, Ate Feli Loyosa, Kanyada, Inkabo. Hi, May, maayong hapon. Ate Carol Prado. Ate Ria Miramonte. Hi, May, minsan lang po kayo mag-live. Saan na po si Brian? Si Brian po is nandun po sa kanila. Dapat kukunin ko siya nung Friday. Kaso po, dun siya umuwi sa kanyang lola. Kaya nag-chat si mama niya na, Day, hindi mo na makasama si Brian kasi uwi pa siya ng Sabado pa daw pagkakinabukasan. Sabado pa daw. Sabi ko, okay lang ate, kay birthday daw ng lola ni Brian. So, sabi ko, okay lang tay, ano na lang, sa susunod na lang kasi Saturday, sabi ko, mabibisi din ako. Kaya, ano na lang, sa next, ano na lang, pag meron silang mahabang bakasyon, tulad nung, 4 days bakasyon sila, tapos sakto na, walang pasok ako ng Sunday. Then, ano pa kasi yun, kumbaga hindi pa fix yung schedule namin. Sunday lang kasi nag-announce si teacher na, okay, sige, okay lang na hindi kayo pumasok ng Sunday. Basta yung activity or quiz nyo, maanuhan nyo, masagutan nyo, and mapass nyo. So, ano na, late ko na pero yun na. Sabi ko, next, ano na lang, next
time na lang pag merong mahabang bakasyon, like 3 to 4 days. Kaya alanganin na kasi guys, like kukunin ko si Brian doon Friday afternoon or di kaya Saturday ng umaga, tapos ibabalik ko siya Sunday ng hapon, tapos may pasok ako every Sunday. So, sabi ko nakakapagod naman yung palaging ganun yung gagawin ko. Sabi ko, uuwi ako ng bahay gabi na kasi mahatid ko si Brian gabi na. Eh, hindi ko naman alam kung anong oras kami papauwiin ng Sunday. So, ganun na lang yung ano, bago ko naman puntahan si Brian, mag-chat muna ako kay mama niya kung walang ano walang gagawin si Brian, kung okay lang na ganito. Pumasyal yung bata. But next ano na lang, next time na lang kapag merong mahaba-habang bakasyon. Like, 1 week, 3 days, 4 days. Kaya alanganin kasi yung isang araw, dalawang araw, alanganin talaga guys. Pagod-pagod lang tayo sa bata at saka sa driver. Hello! Happy Piawan! Ate Enli Ebeyes, pa-shoutout from Spain! Hello po! Ate Enli Ebeyes, maganda pag merong tanim na bell pepper kasi kami dito meron tanim pag wala ulam. Kaya bell pepper ihaw, isugba naman, isusok sa sinamak. Sinamak? Pwede ba? Meron akong tinanim ate pero hindi ko pa alam kung yun na ba yun kasi nakalimutan ko yung level niya na wala. Pero alam ko meron ako nabili na seedlings. Bumili ako ng pang dilig kasi mga tanim natin na mga sili, mga ano pa yung talong. Kailangan talaga didiligan niya lalo na pag mainit yung panahon. Minsan si husband ko nagdidilig siya gabi, mga alas 7. Sabi ko yung mga diwindi nagkakagisingan na tapos ikaw magdidilig ka pa. Magdidilig yan siya gabi guys, gabi mga 7. Kaya syempre, pag magdidilig siya ng mga alas 4 or alas 5, mainit pa rin yung lupa. Kaya nagdidilig siya dito. Alas 7, minsan alas 8. Buti hindi siya nanununo. Sa ganun siya nagdidilig, mga gabi na. Pero hindi naman siya didilig dun sa taas. Diyan kasi may mga, nandun sa taas yung mga kamatis at saka yung ibang talong. And then nandito naman yung sili at saka yung talong. Kamatis nandun sa taas. So, bumili ako kanina. Ito, papakita ko sa inyo bini. Hindi pala kanina. Kanina lang dumating yung in-order ko sa Shopee. Bumili ako nito. Ayan. Ito. Pang ano to guys, pang dilig. 200 feet ka dyan. Yes, feet nga eh. Feet. 200 feet. So, mahaba to. Mahaba pag, na to ng tubig, mahaba pa to. So, pangligo ko kay Lynette. Kay si Lynette, palaging muingon, palaging madumi, nag-aano sa putikan. Tapos, pangdilig na rin ng halaman dyan. Tapos, kung aabot to hanggang dun sa taas, di maganda kay mahaba naman to eh, 200 feet. So, mahaba-haba siya. Bili ko dito is 280 pesos sa Lazada ko binili. Kanina siya dumating. In-order ko to noong 20 siguro. August 20. Tapos, nauna lang yung mga pang-inuman. Pang-inom ng ano, manok. Problema kay hindi siya nagamit ngayon. Hindi nagamit ngayong araw dahil hindi fit yung poset sa ano niya, dyan sa pang ganun. Kaya hindi ko nagamit. Kaya kailangan namin bumili ng ano, kailangan namin palitan yung gripo. Ikaw pala yung napunta dyan, ha? Hindi ako kumain ng tanghalian, kaya palang daldal ko ngayon. Pas mo yung bibig. Magic host, yes! Ate Enli Ebeyes, magic host. Na-expand siya. Meron ako niyan sa bayan, yun yung ginagamit ko. Maganda siya, eh. Dalawa yung nabili ko last year. Siyempre, dalawa yung binili ko, hindi ko naman siya magagamit. Isa lang naman yung magagamit ko, kaya binigay ko. Then, sabi ko, okay lang yan kasi mag-upgrade ako ng yung mas mahaba pa. Kasi binili ko din yun para may pangdilig yung mga ano ko dun sa bahay, mga anak ko sa kuko. Hindi na sila magtamad, magbuhat ng tubig para magdilig. Mag-spray na lang sila, mag-ganon na lang sila. Pero ganun pa rin, hindi pa rin nadidiligan yung mga halaman.
hindi na didiligan araw-araw kaya makakalimutan nila. Maganda siya gamitin. Ate Helen de la Serena, good PM. Pala daw ang ticket ugma mo. Anto ka. Asa ate? Dili ate. Dili ko kaad to. Pwesta mo sa Carmen ugma ti? Dili din? Di ka ba mista? Ate Nelly Bracero. Natutuwa ako. Dami mong tanim dyan. Hindi naman. Bull paper may masarap. Yes ate Bim. Parang meron akong tanim yan. Ay, ewan ko lang, parang hindi pa siguro natanim, parang ano pa na, dyan pa sa taas. Hindi pa natanim, pagkakalam ko, hindi pa natanim. Kasi yan yung first batch ko na sili eh. So, ano pa, sili, ano pa yun, sili spada pa daw. Bakit tinawag na spada? Kasi pag ganun, masarap yung bell paper. Yes, Ate Len, Valencia, Garcia, dito kami nakatira. Sa ngayon, Ate Pamela Scuti, good evening po, Ate Vicky Mendoza, Ate Len, Ate Feli Loyosa, maayong hapon, Ate Carol Parado, hi po, minsan lang po kayo mag-live, sana po si Ber. Kaya po, Ate Ria, medyo nabibisi, kaya hira lang mag-live. Hi, Ate Lisa D. Akhas, shout out from Bahrain, hello po. Kung natuloy yung application ko sa, ano, sa Bahrain, nandun siguro ako sa Bahrain ngayon. Ano may kong secret. O kasi nag-apply ako sa papuntang Bahrain, may tumawag na sa akin na employer. Kaso, pinawi ko yung ano ko, nag-change ako ng, may sabi ko na, hindi ako pupunta muna ng Bahrain. Saka na lang. Kinuha ko yung passport ko. Yung passport ko, hinold nila for 2 weeks. Buti na lang nakuha ko yung passport ko, pero nagbayad ako ng 300 pesos siguro yun. Shipping fee. Nuha ko. Good evening, everyone. My Moshi Moshi! Ano ni? Ate Lasabata Verde. Wait lang, guys. Wait lang. Naluto ng kanon? Hindi na pwede butang itlog? Mushi mushi ano ne bilbil, silabasan na yung aking bilbil na kakamaritis ko, hindi ko pa na ano yung ano. Meron akong babasahin dito. Mushi mushi anane. Mushi mushi anane kara okay. Desu. Tame kudasai. Masoy. Saan ka nagpunta? Duku ni ikemashita ka? Ambot sa imo. Hit lang. Ano ko muna to? Yung aking alugbati ay hindi pa. Gutom na ako eh. Hindi ako kumain ng tanghalian. Pero nag-ram yung noodles ako. Bakit ka iiyak? Hi, Ate Cherry, Centino. Hi, may kalamis sa coffee ni mo di, ha? Di, coffee. Kwanin siya ito, Herbalife.
ay, meron akong herbal life na matagal nang hindi pa na, ano, pero hindi pa naman siya nag-expire. Hindi ko na, ano, na nagagamit. Kasi alam niyo naman ako minsan, magamitin ko lang siya sa 2, 3, 4, 5 araw. Or 1 week. After nun, makakalimutan ko na hindi ko na siya gagamitin. Kanina nakita ko, sabi ko, eh, magtsatsaan lang muna ako. Titi lang muna ako ngayon. Mm-mm. Tapos yung ano ko, yung shake, meron akong 2 flavor doon, strawberry and vanilla. Hindi pa naubos. Mga 2 timpla ko lang, wala na. Kaya hindi ko naman siya pwedeng dalhin dito sa bukid kasi wala naman akong ref dito. Wala akong yellow, wala ding fresh milk. Pag nabuksan yung fresh milk, kailangan in 3 days, ma-ano muna siya, ma-consume muna siya. Kaya, hindi ako nadal. Maganda ka sana dito, mag-exercise, magsayaw-sayaw ka, kaya walang makakakita sa'yo dito, kahit na magsayaw-sayaw ka dyan na nakapantin, nakabra, walang makakakita sa'yo dito, kaya wala naman ang pupunta dito ng ano, maaga or mga hapon. Walang makakita dito kapitbahay sa'yo, kahit na palakas mo pa yung sound system mo, wala yung makano sa'yo. Kahit magpa-sounds ka pa ng madaling araw dito, wala ang pakialam yung kapitbahay, kaya hindi ka naman nila marinig, kaya malayo naman yung mga kapitbahay naman dito. Ate Lisa, unsa nga work may dinhi sa brain? DH ate. Nag-apply ako before, DH. Pero hindi ko tinuloy. Kay sabi ko, ano, nag-aaral ako. Tapusin ko na lang yung pag-aaral ko. Ah, okay ka ayo may chat ka everyday, Ate Cherry. Ngayon lang to, ate. Meow, Pipito. Lami na sa bukid. Lami kay sa bukid, guys. Pero mingaw. Tahimik. Pero kung masasanay ka dito sa bukid, masarap tumira sa bukid, guys. Kung gusto mo ng peace of mind, dito sa bukid. Tapos, ano na nga lang to eh, kumbaga plus point na lang to yung may internet dito sa bukid. Kaya talaga naman, sa una, wala namang internet dito eh. Kaso, syempre, nag-upgrade yung Pilipinas, nag-upgrade din yung bukid. Kaya dito sa, kahit na bukid to, malayo sa mga ano, sa mga poste-poste, nagagawan ng paraan. Kaya ngayon, meron na tayong internet dito. Kami lang dalawa dito nagiging tahimik yung buhay namin dito. Kanya-kanya kami ng cellphone. Kanya-kanya kami ng diskarte sa buhay. Tapos, pag may mga times na napapagod ako mag-cellphone, tapos siya lang sa cellphone, didisturbuhin ko yan siya. Cellphone ko yun lang palagi. Sabihin ko, kaya ang cellphone. Binibidawan ko na yung cellphone ko. Oh, Maritis. Kunting Maritis. Masarap kasi karami Maritis yung husband natin, guys. Oo. Mas masarap silang kamaritisan kaysa sa mga kaibigan natin. O kasi, yung Maritis natin is safe sa husband natin. Naman siguro tayo nalaglag ng ating husband, di ba? Depende siguro. Pero, mas ako, mas... May mga kaibigan ako na pinagkakatiwalaan ko. Pero, minsan, may mga ano din, kumbaga, hindi rin ako mahilig mag-share kay Titing ng mga ano, ng like mga problema, mga ano, pero may mga episode ako na sineshare sa kanya. Like yung mga secret ng mga friend ko, hindi ko inaano yun, hindi ko sineshare sa husband ko. Kasi secret din namin ng friend ko. Pero sa mga like mangyari sa buhay ko, sabi ko, ha, natapilok ako kanina, te. Yan yung may share ko kay Titi. Tapilok ako kanina. Sabi ko, nangati yung legs ko. Makati yung likod ko. Mga ganon. Hala, wala din mo. Gihigot si Morgana lang. Ano naman eh? Nakalagi siya din eh. Nagi, kauna niya ang kalabasa. Hindi siya mukhaon. Yes, Sir Alan Dizon Alugbati. Ate Christy Pugong, hello po. Hello, may magandang hapon. Ate Myrna Boldis. Magandang hapon. Walang lasa. Walang lasa, pero sige na lang. Hey! Maano siya, oh. Ay, ito lang. Sumali. Lang, i-appeal ko ng kahoy lang. Akuan ka ni? Ayaw, na. Dahon ra? Dahon lang pala. May humok at sila na. Humok man? Sige, igiling mo, baby. Tapos pwede itong itanim.
Hindi ako magtanong yun. Madami naman yung tanong. Hello, Ate Estrella Holarban. Tama, fresh na fresh pa atin sitin sa agad. Yes, fresh na fresh na. Mga manok, nagtugdom na guys. Hapon na sila. Butakan na, tagmalonggay lang. Alugbati lang ba? Your alugbati. Masarap kaya yung, ano, may nakuha ako kay, ano, kay mother. Kay, sabi ni mother, pag magluluto kayo ng alugba, ay, ng malunggay, gusto nyo yung pure. Pure lang, wag nyong lagyan ng bawang, sibuyas. Kasi, yung, hindi na yun pure. Mm-mm. Yung malalasahan nyo yung bawang, hindi na yung malunggay. Kaya pala pag nagluluto siya ng malunggay, pure, walang halong laso na yan. Or bawang. Lipat siguro niya sa Morgana. O kaya igisa sa sardinas. Masarap din igisa sa sardinas to ate. Mamaya kasi may sardinas pa tayo dyan. Baka igisa natin to sa sardinas. Pwede rin no? Sardinas masarap to. Kasi dati, nung nandun kami nakatira kay Lanunay Toroy, ako madalas nagluluto doon. Tapos sila mama, sila titing, sila Lanunay Toroy, nandun sa, ano sa, uma or garden, nandun sila, naglilinis, or nagpapaano, naglilipat ng kalabaw, baka, mga kanding. So ako yung naiiwan doon, sa kusina. Ako yung nagluluto. Kay, imbis na sumama ako, sasabihin ni mama, pag ka na lang sumama, mag-ano ka na lang, mag-ready ka na lang ng pagkain. Para pagbalik nila, galing sa, ano, sa garden, may pagkain na. Kasi aalis sila ng hindi kumakain. Magkakapi lang sila. Mas uunahin nila yung pumunta sa uma o sa garden bago kumain. Pagbalik nila, pag mainit na, mga alas 8, alas 9, babalik na sila, may pagkain na. So, ito yung ginagawa ko kasi may garden doon si mama. Mga alugbati, alala nyo yung talong na green? Or puti ba yun na talong? Yung na pinag-ahalo-halo ko yun, minimikos-mikos ko lang yan. Inigisa ko yung alugbati, nilalagyan ko ng sardinas, masarap siya. Malaway-laway. Sa bukid, madami kang pwedeng imikos-mikos na ulam. Pag meron kang tanim, pag wala kang tanim, wala ka talaga mamimikos-mikos dyan. Lalo na kung tamad ka din magtanim, pumunta ka na lang ng palengke. Magbayad ka na lang. Gusto mong kumain ng gulay. Rever. Ito ang laki, oh. Ate Luz Velasquez, madilim na dito, guys. Madilim na. Nausa na yung alugbati nga, usa nga puti nga. Dagko kayo guan, dahon. Lain siya nga variety. Kani ba? Alugbati po ni siya. So, ibang, ano daw siya, ibang variety, sabi ni husband. Pang-export siguro to. Pang-export. Pag gusto naman namin magmanok, mayroong manok dyan sa ano, sa tangkal, yung 45 days na binili namin, pinapalaki namin para umabot ng 10 kilo. 10 kilo. Pinapalaki namin para ano, para pag just in case na gusto namin kumain ng lechon manok, hindi na kami bibili, maglechon na lang kami. Malaki na nga siguro mga 2 kilos na 'yan. 2 kilos na na bantris.
kuha na lang tayo ng ano, kukuha na lang ako ng Hello Ate Joy answer. Hello, oy, congratulations. Answer na 'yung mga prido karon ate. Sagulig sardinas magigis ate, ano, magisa ako ng sardinas tapos isagul ko siya. Nishiyama, Selena, good evening po. Ate Rose Velasquez. Oo nga, sarap naman yun sa bukid. Masarap yun sa sardinas. O yung munggo, may po yung munggo. Ihalo natin. Ate Grilis Pineda, good evening. Ate Elisa Pepeña, lagyan mo ng alamang sa ka-oyster sauce. Pwede rin ang oyster sauce para wala akong oyster sauce dito. Ate, naubos na kakaluto. Hello, May. Hello, Ate Joyski. How's your life? Kumusta ang buhay? My boyfriend. Si Ajun ni single si Ate Joyce K. Oy. Mamirid naman siya. Oy. Napapasana all na lang dyan si Ania. Oy. Sana all. Hello, Ate Sirleta, Horalban. May tanim akong alugbate. Meron ng bunga. May. Ibig sabihin, meron ng ano siya, yung mayroong liso. Ate. Pwede yung itanim kay mabilis na mabuhay alugbati. Meron din akong seeds ng alugbati. Hindi ko pa natanim. Doon ko siya itanim siguro sa yung ibang tanim dito, baka doon ko itanim sa kabila. Sayang naman yung lupa doon na binabantayan namin tas walang ano, walang tanim. Taniman ko siguro yun ng gulay para mas malapit lang. Ipaano ko siya pa palinisan ko siya ulit para matanim at ipa-cultivate. Buot-buot na. Okay lang, May. Sana all. Ay, magkas siya. Nakiplanggana, dira lang. Walay lami. Pero sige na lang, antosan. Hello, Ate Princess Kasigubea. Hi, May. Good evening. Ate Myrna Senedosa from Binangonan, Rizal. Lagi kitang pinapanood sa live mo. Maraming salamat po, Ate Myrna. And sa aking mga viewers dyan, thank you so much for always watching my live. And sa mga secret followers, mga viewers ko dyan na hindi na nagko-comment pero palaging nanonood ng live ko. Hello po sa inyo. Palagi kayo mag-iingat. Ingat tayo palagi. Laban lang tayo sa buhay. Nagkuha ako ng ano. Kaya madilim na. Baka magiwa ka na ng ano dyan. Lang. Magiwa ka na ng bawang. Uy, silinit. Okay. Harvestin natin to guys. Lagyan ko kayo ng pechay. Alam niyo, pagpunta dito ni Inting, pinaano ko siya. Pinaguna ko si Inting. Kaso yung ginamit niya, yung scissor guys, yung pang gano'n na guy, pastila ng bata. Sagulan ko kayo ng pechay, no? O wag na lang. Next, ano na lang, next life. Mag-harvest tayo ng ito. Kaya ihalo ko sa tubig. Yan. Okay, dahi. Halo ko sa tubig namin. Na, ati didit, ga-harvest na ako. Sige na, mag-harvest, ani. Nalagay ko to sa tubig. Napahirapan mo pa ako sa kalisod. Ang bilis ng kunin. Ito parang halagay ko to sa tubig. Yan o. Madaming bunga o. Ito kasi parang feel ko parang may ano to, may sakit. Yan. Parang guwang na siya. May pimples. Aray! Pwede nga daw ako ni Gisame. Parang ayoko niya. So, kaya ito yung malinis. Yan.
Lagay ko to sa tubig. See? Ang puko, guys. Hugasan lang yan, tapos ihiwa siya ng... Hello, mami! Good evening! Laso na! Napalit tayo sardinas, dira lang? May sardinas pa tayo? O, kana, sardinas. Ito na, sud, anon. Hindi na, ito, nakain ka na. Magluto din ako ulam habang nanonood. Feeling nasa bukid din ako. Uy. Luto na din kayo dyan ng ano guys. Ulam. Huwag kayo magpapaano sa akin. Kasi ako nakakapagluto na ng ulam. At least habang nagsiselfon tayo, kumikilos naman yung ating mga galamay. Kumikilos yung ating kamay. Ito oh. Kahit damihin ko pa yung paggamit ko nito, okay lang kasi libre lang dito sa bukid. Sana sipagin ako para makapagtanim ulit ako. Di kasi ako sinisipag. Tinatamad. Tinatamad! May timang niyo pagod na. Mainit kasi. Ayan. Pero plano ko, magpapaalam pa kasi ako. Papaalam ako dun sa may-ari ng binabantayan na lupa. Kahit taniman ko ng ano yung gulay. Sayang naman. And kahit damihan ko yan guys, okay lang. Kasi habang binabawasan ko sila, pasalingsing naman sila ng palasalingsing. Ate Blessa Tabrera, uy may parang hindi na dyan natira ang tatanigting. Wala po dito si Papa, nandun po sila, magkasama po sila ni Mother. Mas maganda po yun. Magkasama sila ni Mother. Basta wala lang ano, wala lang alak. Kay, syempre, di ba? Pag may alak, minsan hindi na naalala ni Father yung mga nangyayari sa mga paligid-paligid. Nandun siya, magkasama sila ni Mama. So maganda yun, guys. Kasama sila ni Mama. Nabisita-bisita lang kami doon. Si Papa doon nandito sa bukid. Naaaliw naman siya. Aaliw siya dito kay Morgana. Saan na ba? Siya yung tagalipat kay Morgana. Aaliw siya dito. So, nagiging exercise niya din yung paglilipat kay Morgana. Tapos, umaba si Papa doon. Sa bayan, kay out down ng ano, senior citizen niya. Kaya nandun siya sa bayan, magkasama sila ni Mama. So, mas maganda yun, guys. Kaya nandun sila sa kabilang bahay ni Kuya, kumalapit. Ano ba yun, Lilit? Kaya tapos mo palang kumain? Ka... Sige lang, nasag ka ako. Ato niya ako nung hiwan, kaya ako sa tubig. Nami ko na-harvest na. Sarap buhay! Ginagawa mong hotel yung bag ko! Annalyn! 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 Tignan mo yung kuto mo! Labas! Labas! Labas, Annalyn! So, ha? Labos! Bakit gustong-gusto mo dito sa bag ko, eh? Damit ko to para bukas. Ay, layas ako bukas. Oh my! Hello, Ate Eva, Sir Lana. Sweet home sila papatama. Yes, para sa nang bagong mag-asawa. Doon. Yan yung isa sa mga gusto ni Kuya na like yung mga kapatid daw niya sa bukid daw, tapos yung mga magulang daw niya sa bayan daw. Yun yung sabi ni Mama sa akin nung pumunta kami ni Titing. Sabi niya natutupad na daw yung gusto daw ng
ng anak daw nila, si kuya nga, si ate Cha. Kasi sabi daw nung buhay pa siya, dapat daw yung mga kapatid niya nasa bukid para manalim dun sa bukid, mag-uma o dun tumira sa bukid, tapos yung mga magulang niya sa bayan natitira. So, sabi ni mama na natutupad na daw yung gusto ni kuya na magsama si mama dun sa bayan. Ngayon, nandun sila mama. So, si papa, wala na siyang inom doon. Kay, wala yung bilihin doon. Walang malapit na tindahan. Tapos, wala sa dyan makainom-inom. Nung pagpunta namin doon, sa kaila mama, nung umaga, nagpapabili si papa ng tuba. Tapos, nang sinungaling lang si Titing, sabi ni Titing, wala pa ang tuba. Kasi, maaga pa. Wala pa nagbibigay ng tuba, guys. Nasinungaling lang. Hindi pa namin sa papan ng tuba kasi. Siyempre, yung tuba or yung alak. Minsan, pag nakakainom si papa, alam niyo naman yun. Masabi naman yun ni kuya. So, mga ilang days na or weeks na si papa na walang inom. Kaya, kumbaga, tahimik yung pagtira nila doon sa bahay ni kuya. Kaya walang alak. Nagpa-fog sa kabila. Tapos may tuko pa. Maganda nga yun, may kung buhay lang sa atin siya. Masaya yun si kuya. Masaya yun na makita niya na magkasama si papa at si mama. Siyempre, sino ba naman yung anak na ayaw, di ba, na magsama yung kanilang magulang? Siyempre naman, di ba? Masaya yung internet ko, nawawala. Nawawala yung internet ko. Tayo mga anak, masaya tayo na yung ating mga magulang magkasama. Internet! Nawawala yung internet ko, guys. So, ayun. Siguro bukas pa kayo makakapunta doon, makakabalik, magbibisit doon kila mama kay. Bukas pa pababa si Titing. Pero nung nakaraang araw, nagpunta naman kami doon. Tsaka, okay lang sila papa doon na radyo. Yung radyo lang yung sa kanila doon. Importante lang naman nila doon sa radyo. Sila ng balita. Malalaman nila anong oras na. Okay na sila mama doon. Tapos, meron silang pinagkakaabalahan doon yung garden nila mama doon. Tapos, pinupuntahan lang kung mga binivisit-visit ng mga anak din. Puntahan para i-follow up kung may ulam pa ba sila doon, may pagkain, pinupuntahan din po. Tapos, sinadalhan doon ng pagkain, ulam. Tsaka, pag gusto nila mamaligo ng dagat, mababa lang sila. Pero hindi sila naliligo siguro ng dagat doon kasi yung inaalala ni mama yung pagtatawid. Tawid, syempre, doon. Tatawid ka ng highway. Mga sasakyan, mabilis magpatakbo kay straight yung daan. Alam nyo kagabi, meron nag-flashlight doon banda sa taas, tapos wala namang tao. May nag-flashlight papunta dito sa amin, tapos, kasi kagabi nagtambay kami dito sa labas. Tapos wala namang tao, wala namang dumaan na tao. Sino kaya yun? Sino kasama ni Nanay Musa? Lamok. Yung kasama ni Nanay Musa doon sa bayan is si Ate Vice, si Gingging, si Kuya Erneo, si McCoy, si Genero, si Ervin, si Kervin. Sila yung magkasama doon. Tapos, minsan na tutulog sila Ate Vice doon sa kabilang bukit. Tapos, wababa din. Punta dito, tapos punta din doon sa sabas. So, may kasama sila na yung Musa doon sa bayan. Lamok! Okay, tayo kay madilim na. Parang minumukbang na ako ng lamok dito. I'm done. Kasi magluto. Okay, magluto. Bakit ako? Ako yung magluluto, guys. Sabi ni Mister, masarap ba ako magluto lang? Masarap ako magluto, masarap ako.
Ay, pero linis na yung ano, kawali, oh. Malinis na yan. Pinaprepare na yan ng husband ko. Sarap buhay mo dyan, ah. Baba ka. Mukha ako nakasayo, dili pa. Oh, may anak ko magluto, eh. Hindi pa naman ka, hindi ka pa naman kakain. So, may anak ko magluto. Nagugutom na ako, pero ayoko pang kumain. Lupat na ako, guys. Napapawisan ako. Nahihilo ako. Ayoko sa ganitong tea. Nahihilo ako, eh. Ayan, oh. May, may! Gumagalang tao dyan. Ano yung gumagalang, Ate Gina de la Salas? Gumagala ang... Ay, gumagala. Siguro may gumagalang tao or inkyanto na naka-flashlight. Hindi ko alam, basta kagabi may naka-flashlight talaga. Ano yun? Malalaki yung mga ano dito. Mga laga. Malalaki. Mas malalaki pa sa pusa namin. Okay. Sudalan lang. Okay. Nawin. Yan ang sa. Yan yung sudalan. Baka gusto tignan laga. Hindi naman siguro. Para awan ko dumaan siguro yun. Pero hindi talaga namin, hindi dumaan dito sa ano eh. Baka dun sa kabila. Inantay namin kasi yung mga ano, bilid talaga ako sa mga aso namin. Kasi kahit na nandun pa kami sa baba, nadidetect na kami. Yes, Ate Jackie Jake, magluto ko ug utan. Bisaya, ang bisaya, English. Ito, magluto ka galugbati, Ate, lagyan ng sardinas. Mag-ednar na ako ng live maya-maya. Tapos mag-live na lang siguro ako mamaya. Namimiss ko. Alam mo kung namimiss ko mag-live ng gabi. Kaya di ba nag-live naman ako ng gabi? Pero bakit ngayon bihira na ako mag-live? Kasi po, tinatamad. Tinatamad si May Timang. I'm a tie, running high, when the tie, heavy ding. Diba? Ang dami. Ate Marily maitim. Madami ako maglagay ng ano dahunan kay limited. Hugasan ko pa to. Ay, karon dahil tumabot si Peace. Huwag matos siya, matos Manila. Marily siyang wikaya ng gasibo, pero mahila. Asa kayo lang company, no? Iskwila na siya? Iskwila na siya Japanese sa Manila. Iskwila na siya pa? Wala pa. At sa Manila, man siya mag-iskwila. 3 months man siguro. Pag nagduluto din ako ng itlog, dinadamihan ko nito. Para natulong gulay. Darin ko yung mamaya. Tapos ilagay sa tubig. Sa pa, mag-isa ta, sibuya, mag-isa ta, og sardinas. Tapos alugbati. Sarap yan, may gulay healthy, may Ate Azil. Himuan ba yan nag-kimchi food, may? Oo, isagol sa kimchi, Ate. Ate Marielly. Kaya, isa sa mga, ano guys, nakatulong talaga yung pagtira namin dito sa Bukid na ma-okay na yung medical ning husband ko kasi pinapakain ko sa kanya, healthy. Malunggay, pure malunggay. Ano-ano. Magluluto kami ng ano, inaanuhan ng malunggay or ano, alugbati, pero ngayon naman tayo nag-harvest ng alugbati, guys. Eh. Tapos, basta hindi kami palaging nag-ano, nagkakarne dito sa ano. Siguro, maka, 2 beses lang kami nagkarne. Duha rating, no? Sukad na butang, naabot na dito sa Bukid. 2 beses lang kami nagkarne dito sa Bukid.
Lalo na nung nagka-ASF. Sakto ba? Di na kami nabili ng baboy. Doon na lang sa bayan, mga ano na lang, mga bata. Pero nung ano pa, yung mga hindi pa nagkasakit na baboy, okay, ano naman tayo, nung pagkain tayo ng mga ano, may sakit na baboy. Siyempre yung baboy nagmura, 170 na lang yung kilo. From 320, nag 170 na lang per kilo. Hala, speaking of 170, hindi pa pala ako nakabayad ng utang ko. Baboy? Oo, katulad dyan, nakalimut ko. Nakalimutan ko pastilan dolor. Himon Bayana. Ate Rosalie Villamor Suriso. Hello po. Good evening, my Ate Azel Quinto. Maigiyan may gulay kaysa karnihis. Ano talaga. Tapos, syempre dito sa bukid, na-exercise na yung katawan ng husband ko. Pinagpapawisan na siya. Kaya malaking tulong talaga na good decision talaga yung pagpunta namin dito sa bukid. Kaya yung pagpunta namin talaga dito sa bukid para ma-okay na rin yung medical ng husband ko. Yan. Dininig ng Panginoon yung aming panalangin na ma-okay na yung kanyang medical. Kaya doon sa bayan ako. Hindi siya maarawan doon. Maarawan naman siya kung lalabas ng bahay. Tapos, hindi ma-exercise yung katawan niya, hindi siya pinagpapawisan. Pinagpapawisan siya, matutulog. Dito, pagpapawisan siya kasi may ginagawa siya, nagpapanday, manguha ng kahoy doon sa taas, kung ano-ano yung ginagawa niya dito. Ayun, okay na yung medical niya. Thanks, God. Ate Lilian Digol, hello, May. Maayong gabi, Maayong gabi, ate. Nag-slow connection na naman. Mag-end na ako ng live. Kay 18% na lang ko. Pagkatapos, mag-charge ako nito. Yun, isa naman yung gagamitin ko. Dami ko na namang sugat. Dami ko na namang sugat. Umitim na ako. Long, basi na ihalas lang. Hulo ka dagko, ginuog ko ka dagko. Naga? Oo, dagko, alang oy. Pastilan dulur. Kita niya yun, guys. I-add na ako ang ere. Aw, ayaw kay gamay pa. Grabe. Kita niyo yun? Ilaga, yun. Mamaya na lang kayo magmukbang pag malaki na kayo. Ano ba yun? Mena Lofi, hello po. Ate Lilian Digon, maayong gabi. Mag-end na ako ng live, guys. Mamaya ulit ako mag-live. Magluluto muna ako ng ulam. Tapos, charge ko muna yung cellphone ko and then mamaya mag-live siguro ako umayang gabi. Hindi na ako maliligo kasi bago ako umalis ng bahay, naligo na ako. Bukas ulit ako maligo. Hindi naman ako napapawis, sumayaw lang ako kanina. Wala na. Saglit lang, mga 5 minutes lang ako sumayaw. Hindi naman ako pinagpawisan maigi. So, mag-end muna ako ng live ngayon, tapos mamaya siguro, pag-live siguro ako, mag-delete muna ako ng mga ano ko kasi kailangan kong i-upload yung mga videos ng mga tinago ko, yung mga binalag ko na hindi ko pa na-upload. My gosh, may timang, mag-September na naman, hindi muna naman na-upload yung mga kailangan mong i-upload. Mag-upload ako sa YouTube, kaya uy, bagsak ang calamity ngayon. Bagsak yung calamity ng ano ko ngayon, nagre-read guys, nareregla yung dashboard ko. Kaya pinapabayaan na. Parang ano naman to say, ano, may timang parang busy-busy. So, bye muna, magbababay muna ako, tapos, ano na lang. Mamaya na lang siguro pag nakapag-live ako. So, guys, thank you so much for watching. Ingat kayong lahat, mag-ano na kayo ng dinner nyo dyan. Bilis talaga ng panahon, guys. Isang oras na ako nagdadada dito. Isang oras na. So, bye for now. Bye po. Thank you so much for watching. See you in my next live. Bye-bye. May singit ako. Hindi naka-uwi sa Reggie nung holiday. Buti pa sila ni Imer. Nagkita sila kanina ni Imer. Kahapon. Si Imer, si Ate Faith. Nauwi na pala si Ate Faith. Galing ng
Germany. Oo. Si Reggie, nakita sila. Kaya kasi, ano, yan kasi silang tatlo. Ano yan, very close yan sila. Akala ko sa Reggie. Hindi kami nakita ng Reggie because miss ko na si Reggie. And then si Jing Astor, hindi rin nakauwi sa Jing Astor nung time na holiday kasi busy din si Jing Astor. Pero, nag-chichikahan, nag-chat kami. Kahit na-busy si Jing Astor, pag nag-chat ako sa kanya, nag-reply yan siya. Minsan late, pero okay lang kasi naiintindihan ko, busy siya. And then, bihira lang din ako mag-chat kay Jing kasi busy din si Jing, busy din si Emery, busy din si Reggie, busy din yung ibang, ano, bukids ko. Pero last week lang, nag-chikahan kami ng iba sa, ano, hindi, ano, apat lang siguro yung nakausap ko kasi may parang chinika-chika lang, may tinanong lang. So, hopefully, kahit sa isang taon is magkita-kita ulit kami ng ano ng Bukid Squad or magkabandingin yung pag-uusapan namin kasi dapat meron nga kaming charity before mag-start yung pasukan. Kaso, syempre, nagka-busy, nagka-aberya, so kaya hindi natuloy. Pero, hindi pa naman tapos yung taon. May December pa, may ano pa. So, yes, baka December, di ba? Pag hindi na na-busy yung ating mga ano, mga ibang Bukid Squad. Kasi ngayon, busy din. Yung iba, nag-work. Yung iba, busy sa kanilang anak. Sana all may anak. Tapos, busy sa kanilang mga career. Kaya, pero, syempre, magkakaano din kami. Magkakasama-sama din kami soon. So, bye for now. Bye-bye. Hindi man naman, guys. Uy, nice low connection sa tunga. Gutom na bitaw ko.